Hi guys, welcome back to our channel. Ngayon ay magpupunta tayo sa National Museum of Natural History. Kung ikaw ay fan ng cultural and historical artifacts, works of art, preserves and specimen, and kahit na anong nais mong malaman tungkol sa ancient Philippine history, then ito ang place na dapat mong bisitahin. Makita niyo rito ang displays ng diverse botanical, biological, and geological collection ng ating bansa. It has the concept of presenting its collection mula sa kabundukan hanggang sa karagatan. Alam niyo ba na ito ang most visited educational tour destination dito sa Maynila? Free lang dito kaya maraming mga kabataan ang dumudumog dito. Bye-bye na. Ayaw lumakad, natatakot ka. Dali ba, Anto? Bye-bye. Fish! Bye-bye na. Meron din sila dito na feeling mo ay nasa loob ka ng submarine. May kita mo ang iba't ibang klase ng sea creature na makikita sa ilalim ng karagatan. Ito yung mga preserves ng mga sea creatures tulad ng zebra mantis shrimp at yung ibang mga jellyfish at mga halamang dagat. Andito rin yung seahorse. Sa mga gusto magpunta dito, magdala lang kayo ng vaccination card at valid ID dahil tinitingnan nila kung kayo mismo yung nasa vaccination. Kasi syempre, yung iba namimigay. Ito yung mga iba pang mga samples ng sea creatures at dito makikita natin yung napakarami o sandamakmak na tuna. Sino mahilig sa tuna? May kita din dito ang sample ng pawikan, iba't ibang klaseng crabs, at mga dolphins, at yung whale o botanding. Yan, ito yung iba't ibang klaseng crabs. Tapos may kita rin dito yung iba't ibang klaseng seashells. Yan. At syempre, hindi mawawala ang starfish. Iba't ibang klase din yan. Ito yung mga seashells, snails. Dito naman may kita yung stonefish at pufferfish. Napakarami palang klase ng mga snails, no? Ito yung isa pang sample ng giant ng Cavite. Nilalayo ko na si Dale dahil hinahawakan. Bawal kasi hawakan to. Okay, so dito naman tayo sa exhibit ng flora and fauna. Thank you.
Imagine ninyo, halimbawa, biologist kayo at ninyo mag-aral ng mga iba't ibang klaseng hayop na meron sa forest tapos ganito yung lugar na pag-iistayan nyo. Kaya nyo kaya? Ang mangyayari talagang survivor Philippines ang mangyayari sa inyo. Dito naman na makikita natin ang iba't ibang klaseng mga puno na meron sa Pilipinas at kasama na rin dito yung mga naninirahang mga ibon. At iba pang mga hayop tulad ng wild monkeys at iba pang wild animals. Guys, napakarami pang ibang mga hayop na makikita dito sa museum na hindi namin na ipapakita dito sa video. Kaya mas mai-recommend ako sa inyo na magpunta talaga kayo para ma-enjoy nyo. Sa mga mahilig magpunta ng cave, dito yung stalagmites at stalagmites. Makikita din dito yung mga creature na nasa loob ng mga kuweba. Ito ang iba pang mga hayop na makikita sa kagubatan. At yung mga tunog nila, kakaibang mga tunog yung narinig nyo. Ang maganda ng tunog nito eh. Yeah, insekto na maganda tunog. Sobrang stunning talaga ng interior at architecture nitong museum na to, mga besh. The Philippine Zoological Collections. Ito naman, ang Philippine Eagle at yan yung pugad. Ang laki pala, kayang umupo ng dalawang tao. Yung naririnig yung tunog ng ibon, sa background, yun yung tunog ng agila. Okay, dito na tayo sa exciting part sa reptiles. Ang pinakamalaking crocodile sa buong mundo ay si Lolong. Lolong is the largest crocodile in captivity. He is an Indo-Pacific or saltwater crocodile measured at 20 feet and 3 inches, making him one of the largest crocodiles ever measured from snout to tail. Alam nyo ba na merong dalawang klase ng buwaya o crocodile? Ang meron ng Pilipinas, una ay ang Philippine crocodile at ang saltwater crocodile. Dito naman yung mga volcanic eruptions at kung ano-ano pa tungkol sa volcanoes at yung itsura ng Earth nung sinaunang panahon, nung hindi pa hiwa-hiwala yung kontinente. Siyempre, nagkaroon ng pag-uho dahil sa mga sunod-sunod na lindol, naghiwa-hiwala yung kontinente. Mapapansin niyo yan. Kayo na lang mismo yung mag-search kasi hindi namin masyado naikot dahil malapit na magsara to, kaya nagmadali na kami. Ito yung sikat dito na Tree of Life na talagang tinutubo para makapagpa-picture yung mga tao dito. So, ayun na nga. Palabas na kami dahil hanggang 6 PM lang sila, mga besh. So, salamat sa pagsama sa amin sa pag-iikot dito sa National Museum. At ayun, dadiretso na kami pauwi kasi napagod na rin kami dahil nga ang haba ng nilakad namin. So, ayun, umulan, malakas, sakto, buti at nakasakay na kami. Yan, makikita nyo, antok na antok talaga ang baby ko. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at kita-kits ulit next time.